Ano nga ba ang kahalagahan ng paghahalaman o ang pagkakaroon ng halaman sa ating mga tahanan? Ang mga halaman ay mayroong natural energy na hindi lamang nagbibigay ng maaliwalas na pakiramdam, kundi nagdudulot din ito ng swerte, kayamanan, kasaganaan at kalusugan. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng stress at anxiety level ng isang tao. Kaya naman sa videong ito ay ating tatalakayin kung ano-ano nga ba ang mga halamang ito at kung saan sila dapat na ilagay. Ang number 1 ay ang palm plant o palmera. Ang halaman na ito ay isa sa pinakamadaling alagaan at mabilis palakihin. Ayon sa feng shui, ang paglalagay ng palmera sa harap ng ating bahay ay naghahatid ng mas maraming positive energy na maaaring pumasok sa ating mga tahanan. Number 2 ay money plant. Ang money plant o golden pothos ay kilala na nagbibigay ng positivity, prosperity at kaswertihan sa kapaligiran nito. Ang maswerteng halaman na ito ay nagdudulot din ng magandang epekto sa kalusugan dahil nililinis nito ang masamang hangin. Nag-a-absorb din ito ng masasamang radiations gaya ng sa televisions, computers at iba pa. Mas mainam kung itatakta ito sa matalim na bahagi ng bahay o sa gawing timog silangan ng inyong mga tahanan. Ang number 3 ay ang lucky bamboo. Bilang sagisag ng tibay at katapatan, ang lucky bamboo ay ang pinakamaswerteng halaman ayon sa mga eksperto sa feng shui. Ang pag-aayos ng halaman na ito ay nagpapahiwatig ng kapayapaan, kapalaran, kalusugan at swerte. Mas makabubuti kung ilalagay ito sa silangan at timog silangan bahagi ng inyong tahanan para sa sektor ng pamilya at yaman. Ang number 4 ay jade plant. Ang jade plant ay isang uri ng succulent na pinaniniwala ang nakakatulong upang makaakit ng kayamanan. Ang magandang halaman na ito ay mayroong buhay na berdeng dahon na simbolo ng paglago at pagbabago. Kahawig sa mga barya at bato ng jade, ito ay gumagawa ng positive energy na nagdadala ng kasaganaan sa mga may-ari ng bahay o negosyo. Kaya naman ito ay itinuturing na simbolo ng yaman at kasaganaan. Pinaniniwala ang mas makakaakit ng swerte ang halaman na ito kapag iyong inilagay sa entrance ng inyong mga tindahan. Maaari mo din itong itabi sa iyong cash register para sa check na paglago ng negosyo. Number 5 ay money tree. Kilala bilang good luck plant na nag-aakit ng swerte at kasaganaan ang halaman na ito. Ngunit mas magiging effective ito kung ititirintas ang mula 3 hanggang 5 tangkay nito. Mahalaga na itakda ito sa timog silangang bahagi ng inyong mga tahanan o tanggapan. Bilang karagdagan, ang money tree ay nagsisilbi ding air purifier sa loob ng mga tahanan. Sinasala nito ang dumi ng hangin na posible nating malanghap. Ang number 6 ay snake plant. Ang halamang ito ay kilala din sa tawag na mother-in-law tang
na itinuturing na maswerte dahil sa kakayahan nitong mag-absorb ng poisonous gases na nanggagaling sa hangin. Ayon sa feng shui, ang halaman na ito ay kadalasang itinuturing na bad plant. Ngunit kapag inilagay ito sa isang sulok ng bahay o sa hindi masyadong pinupuntahan ng tao, ito ay nagbibigay ng malakas na positive vibes sa loob ng tahanan. Ang number 7 ay rubber plant. Ang rubber plant ay kilala sa pagbibigay ng katipiran at tagumpay. Ang pabilog na hugis ng mga dahon nito ay nangangahulugan ng pera ayon sa feng shui. Pinaniniwalaan din na naghahatid ito ng swerte, kasaganaan at kayamanan. Maaari mo itong ilagay sa kahit saang parte ng inyong bahay at maging sa mga opisina. Tandaan, ang mga bagay na ito ay pawang gabay lamang. Nasa mga kamay pa din natin ang ating kapalaran. Manatili tayong magsumikap at huwag kalimutang magdasal upang gabayan niya tayo sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong panonood.